Good day everyone! Welcome to my channel again. Sa video na to, ipapakita natin kung paano tayo magtanim ng rosas or rose coming from the stem or the cuttings of the rose. Nakahingi tayo ng isang sanga ng rosas sa hardin ng ating kapitbahay doon sa may kanto malapit kinamang Canor at nabigyan tayo ng ito nga pong tinatawag nilang sanga ng rosas. Kaya na-challenge ako na itanim to. This is the first time that I'm going to plant a rose na hindi ko sure kung mabubuhay ba siya dahil nga first time ko lang itong gagawin. So, samahan nyo ako. Tanim natin to. And para malaman natin kung ano yung mga pros and cons sa pagtatanim ng rosas. Alam po natin na maraming gustong-gustong magkaroon ng rosas, especially yung mga ladies who love roses and those men who also love roses, who feel like women, and those who always dream to lay down on the bed of roses. 'Cause tonight I sleep in the bed of nails. Okay, so gagawa tayo ng cuttings natin from this branch. So we will make sure na we can get enough cuttings in case na hindi mabuhay yung iba. At least we still have other branches na tutubo. So in this case, we'll get at least 3 branches for our experiment. So be careful with the thorns of this one. Napakasakit siya pag natinik, especially those who are not used to do hard work and napakanipis yung kanilang mga palad. Kaya mag-ingat po tayo na huwag tayong masaktan. Kasi po pag nasugatan tayo, masakit. And it's not easy na indahin yung sakit. Pugot! Okay, so ito yung napili natin na stem na ilalagay natin. Kailangan na natin itong lagyan lang slant yung pinakadulo niya dahil dito lalabas yung kanyang roots. And guys, hindi tayo gagamit rito ng root enhancer. Chemical. So, ang gagamitin natin is yung tinatawag nilang aloe vera. Effective daw yun para makatulong sa pagbilis o pagpadami ng ugat dito sa itatanim natin na rosa. So, ito yung nakuha ko na aloe vera. Tanim din natin. So, ilalagay lang natin to isa-isa bago natin itanim sa ating paso. So ito naman yung ilalagay natin, yung ating used bottle of water. So dito natin siya ilalagay. Why dito ko ilalagay? Dahil sabi nung kapitbahay ko, napakasilan, napaka-sensitive nung rosas pag itinanim. So, kailangan ko siyang iligay rito and kailangan ko siyang i-seal para hindi siya magalaw. Dahil daw pagka yung rosas, pagka nagalaw-galaw, imbis na may tumubo ng ugat, pagka nagalaw siya, magtatampo agad to, tapos mamamatay na. Tahandahan na natin gupitin yung ating empty bottle, plastic bottle, para even yung kanyang pagkaputok.
kailangan din natin butasan yung kanyang dulo dahil dun lalabas ang tubig pagka nagdidilig tayo. And marami nagtatanim na nakakalimutan. Ang mangyayari noon, pinaka epekto noon is yung mamamatay yung tanim natin dahil nga yung tubig nga hindi nakakalabas. Kaya nadudurog yung sanga or buto na ilalagay natin doon. Okay, you can choose any medium if you want, but in my case, I preferred to use this one para madali siyang madali ko siyang makita and namo-monitor ko kung may tumutubo na ba or nagagalaw na ba or may pumasok na insekto. Kayong gamit yung scatter, mag-ingat tayo kasi matalas ang cutter. Mamaya, mamali yung pagkahiwa mo, tuloy-tuloy dumiritso sa daliri mo, masusugatan ka. Okay? So, you can use scissors if you want. Okay, so susukat natin kung kasya ba, kung papasok ba yung pinakataas niya dun sa, okay. So ito pumasok naman siya. So okay na to. Pwede natin lagyan na ng lupa. Then we will proceed with the planting na. Lagyan na natin ng lupa. In this mixture, naglagay tayo ng ordinaryong lupa and konting buhangin. Konting buhangin lang. And naglagay rin tayo ng vermicast galing dun sa alaga natin mga bulate. Magandang tulong yung naibibigay ng vermicast dun sa pagtaba ng ating halaman. Okay, so dahan-dahan natin ilagay yung ating mga stem, tatlong stem lang to. Sana mabuhay to silang tatlo kasi nga di natin sure kung ano ibibigay sa atin ng dakilang lumikha kung pagbibigyan tayong mabuhay tong tatlo. Okay, so dahan-dahan natin lagyan ng lupa yung ating experiment. Guys, after 15 days, ito na yung result. May tumubo na sa dalawang sanga. Alam ko, nagalaw talaga. Nagalaw. Ako, sorry. Mahaba kasi nung nagsanga-sanga kasi siya.
Anyway, hindi ko siya nilagay guys sa direct sunlight, doon lang sa isang area, shaded area, na nakakita rin siya ng sunlight, but hindi ko talaga siya nilagay sa direct sunlight. Habib Blue Franco. Thanks for watching. If you like this video, please leave a comment down below. Hit the like and share button. And if you are new here, please subscribe. Habib Blue Franco. Hey, wait a sec. Don't forget to click the bell icon for notification of my latest videos. Keep on watching. Habib Blue Franco. Habib Blue Franco. Habib Blue Franco.